Magandang araw. Narito na naman po tayo para sa panibagong video. Ngayon ay magpapalit naman tayo ng Truss rod ng SQOE Slick 41 acoustic guitar. Ito ang mga tools na kailangan natin. I-prepare na natin yung gitara pagbabaklas ng fretboard. Painitan ang fretboard gamit ang plancha. Gamit naman ng spatula, dahan-dahang isuksok ito sa pagitan ng top ng gitara at ng fretboard. Lagi mag-iingat at dahan-dahanin ang pagbabaklas. Kailangan na mahabang pasensya sa prosesong ito para hindi masira ang gitara. Gawin ito hanggang sa tuluyan na mabaklas ng buo ang fretboard. Ngayon, natanggal na natin ang fretboard. Tanggalin na din natin ang truss rod. Ngayon, sinusubok kong pihitin ang truss rod. Kung mapapansin nyo, talagang hindi na siya gumagalaw. Sukatin na natin ang truss rod para malaman natin kung gaano ito kahaba. Para malaman din natin kung anong kailangan nating size ng replacement. So, 42 cm or 420 mm ang kailangan nating haba ng truss rod. Gamit naman ng cutter or chisel, linisin natin yung mga glue residue sa fretboard at sa guitar neck.
Para malinis yung surface ng pagkakapitan ng glue na ilalagay natin. Gumamit din ako ng liha pang linis. Dry fit ng fretboard sa neck. Ngayong malinis na, pwede na natin ikabit yung truss rod at i-reglue fretboard. Siguraduhin diretso ang truss rod bago ikabit sa neck. Lagyan ng painter's tape yung ibabaw ng truss rod para hindi pasukin yung cavity ng glue. Prepare ang wood glue at basahan. Lagyan ng glue ang fretboard at ang neck. I-spread maigi ang glue. Siguraduhin lahat ng part ay meron. Ngayon, sisimulan ko na ang pagka-clamp.
linisin ang spisaw ng wood loop. Pagkatapos ng clamping, hayaan itong matuyo ng 2 to 3 days. After 3 days, tanggalin na natin yung clamp. Tapos kailangan na lang ng setup at pwede na ulit gamitin. At dyan po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ito, i-click mo yung like button, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga future videos. Salamat sa panonood!